Pinasok ng mga tauhan ng NBI ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para maghain ng mga arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero ni Anino ng Pastor hindi pa rin nakita. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Higit 20 tauhan ng National Bureau of Investigation ang nagsadya sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Buhangin, Davao City pasado alas 4 kaninang hapon. Ang pakay nila, maghain ng 2 arrest warrant laban sa pugante at KOJC founder na si Pastor Apollo Quiboloy mula sa Quezon City at Pasig City Regional Trial Court dahil sa kasong qualified human trafficking. Inihain din ang arrest order mula sa Senado dahil naman sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng mga reklamo ng umano'y pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC. Ang mga miyembro ng KOJC ang tumanggap ng mga arrest warrant. Sa higit isang oras na pag-iikot ng NBI sa compound, hindi pa rin nakita si Pastor Quiboloy. Binasok namin yung kingdom, no? Consists of 4.2 hectares, a 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Quiboloy. Hindi pa natapos ang pag-iikot sa compound dahil sobrang laki ng lugar. Nilinaw naman ng NBI na hindi sila nakatanggap ng impormasyon na nasa loob lang ang pastor. Una nang sinabi ng Davao Police na nasa loob lang ng KOJC compound ang puganting pastor. Ayon naman sa legal counsel ni Quiboloy, naging mapayapa ang paghahain ng arrest warrant ng NBI. Tularan daw sana ito ng PNP. Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin. No need to show force, no need to bring armor lights, no need to bring a lot of helicopters. Giit ng KOJC members, hindi sila masasamang tao kaya respetuhin daw sana ang kanilang compound. We are peaceful loving people. Resident ito ng mga kingdom members and full-time miracle workers, mga missionary. So this is our home. At kung gusto nyo mang pumasok kahit kaninong bahay, magbigay po kayo naman kayo. Galangin nyo naman yung pamamahay namin. Noong Hunyo lang, nang maging tensyonado ang paghahain din ng arrest warrant ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force nang makaharap nila ang mga miyembro ng KOJC. Nagpumilit daw pumasok ang mga otoridad at gumamit pa ng hagdan at helicopter. Kinundo na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaalyado ng pastor. Gumamit daw ng excessive at unnecessary force ang PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.